matapos ang panunungkulan ni President Rodrigo Duterte, parang University of the Philippines men's basketball ang naging slogan ng bayan. Nowhere to go but up. Ayon nga sa must-read na artikulo ni Glenda Gloria, hindi lang pinataba at pinadulas ng dating presidente ang burokrasya, pinababa niya ang antas ng profesionalismo sa kindergarten level. Sa ilalim ni Duterte, naghari ang padrino, sumikat ang mga incompetent, hindi mahalaga ang merit at nagantimpalaan ang mga burara. Siyempre, ito rin ang administrasyong nagpabaha ng dugo sa mga lansangan. Talaga namang wala nang iahandusay pa. Pataas na lang ang natitirang direksyon. Sabi ni Speaker Martin Romualdez, major accomplishment ang pagbuo ng isang proposed budget. Ayon naman kay dating Pangulong Gloria Arroyo, na ipuwesto niya rin ang mahusay na economic team, at least sa papel. Approved din ang publiko sa pagresponde sa kalamidad at pagtatanggol sa teritoryo ng bansa ni Marcos Jr. ayon sa Pulse Asia Survey. Isang malaking tagumpay para sa mga kabataang Pilipino ang muling pagsisimula ng in-person learning ngayong araw na ito. Para naman kay Sara Duterte, accomplishment daw niya ang pagbabalik ng face-to-face classes. Since the ELE campaign, unity has been our battle cry. Sabi mismo ni Marcos na kumpuni niya ang isang gobyernong umaandar o functional. Ang hirap naman kapag ang baseline ay si Duterte, na sa totoo lang ay sukdulan ng kainutilan sa harap ng pandemya. Pero sabi ng mga kritiko, hindi raw accomplishment ang maging functional. Ito raw ay bare minimum. Tumataas ang presyo ng bilihin o inflation at naitala ang pinakamahinang piso sa kasaysayan. 9 sa 10 estudyante edad 10 taon ay hirap na hirap magbasa ng simpleng teksto. Pero ang focus ng legislative agenda ni VP at DepEd Secretary Sara Duterte ay sapilitang ROTC. We have to attend to the impending food crisis. Mismong kinukoy ni Marcos Jr. ang agrikultura bilang pinakaproblemadong sektor, kaya nga siya ang naupo bilang kalihim. Pero ano ang konkretong nasimulang iresolba? Paano na ang pangakong food sovereignty? Ginoong Marcos, baka kailangan na talaga ng full-time na agriculture secretary? Sa larangan naman ng pamumuno, malinaw naman sa lahat na ang isang Marcos presidency ay magiging isang family affair. Andyan ang pagsingit sa delegasyon niya sa abroad sa anak na si Sandro Marcos na hindi naman key manager ng bansa. Sa optics, andyan ang House Speaker na pinsan, habang senadora si Ate Aimee. Andyan ang napababalita ang pagkontrol ng kampo ng asawang si Liza Araneta Marcos ng mga key appointments. Siyempre, ang isang Marcos family affair ay magiging hitik ng party at travel. Siya nga raw ang pinakanaglakbay na presidente ng Pilipinas. Formula 1? Check. Private time? Check. Pero ekis sa accountability, ekis sa pagpapalakad ng ekonomiya. Tila ekis din ayon sa social media netizens sa prioridad niya bilang pinuno. Pero eto ang tiyak natin. Tulad ng sinabi ng isang supporter na nag-uumapaw sa tuwa sa delivery ni Marcos Jr. ng talumpati noong SONA, well-memorized daw ang speech. Ang tanong ay kaninong speech ang susundan. Our First Lady, Luis Araneta Marcos, and our children. Sa makatuwid, wala pang malinaw na pinahiwatig sa atin ang unang sandaang araw ni Marcos Jr. Abangan ang susunod na kabanata.